dating kabado, ngayon ay bakano. Hindi pa to high. What's up, Believe? Welcome sa aming bahay. Tara, pasok kayo. Thanks, Nick, for having us and for agreeing to be our featured artist for Believe's Face to Face. So, kwento mo naman sa amin what it's like to be the first signed artist of Believe AS Philippines. Well, thank you kasi nandito kayo lahat sa bahay ngayon. Pero experience is sobrang hirap kasi ikaw yung first eh. Like, mataas siguro expectation ng Believe for that. And nahirapan ako nung umpisa kasi di ko pa kapaya yung business side ng music. So, nakakalito. Pero tumagal ng tumagal, ayun, natuto naman. And sobrang experience ko sa Believe is iba. Iba sa lahat ng mga tawag dito, record labels or mga music business. Kasi sobrang freedom yung binibigay ng Believe sa akin as an AS artist. Like, kung ano yung gusto kong ilabas na music, hindi na sila nagtatanong ba't yan, ba't ganito, like, laging ano lang nila is yung anong plano. Kaya, masaya. Solid kasi ako yung unang AS artist ng Believe. Yeah. Yes. I guess what that means is it gives you that freedom to really create the music that is really Nick, no? Opo, kaya nga po ako nagtayo ng sariling studio sa bahay na eh. Patingin! Tara, siya sumama. Let's go! Pala yung studio ko. Pasok kayo. Ay, hello. Diyan pala. Basta. Okay ba yung studio ko? Ganda par. Panalo. Par, kamusta pa? Okay, pangaya, kamusta? Ayos lang, kau. Balita. Ito, nandito sa Habitat. Gawa lang ng gawa. Ganda ng studio, par. Thank you. Ganda ng ano, renovation lahat. Thank solid. Thank you, Believe. Nga pala, naalala mo? Paano tayo nag-umpisa? Paano tayo nag-usap? Oo, naalala ko. Sobrang gulo pa ng utak ka nun. Di ko kasi naiintindihan yung Believe na... Yung Believe mismo, hindi ko naiintindihan. Kasi sinearch ko siya sa Google eh. Oo. Lumabas is scam daw. So parang sabi ko, paano to? Paano tayo magtitiwala dito? Sabi ko kay Kuya Patrick. And then, ayun, sinabi niya sa akin, ay, hindi scam yan kasi kausap natin mismo yung leader nila. Parang ganun. Ayun, nagtiwala kami. Dito na kami ngayon. Hindi, actually ito, na-scam ka. Hindi, joke lang. Hindi. After ng mga transaction na yun at ayun, maging magkapamilya tayo. Naalala mo yung unang release natin, ng bata tayo. Hey, mami mixtape. Yes, ano, transition ni Nick Makino from Fuckboy to good boy. Nagmamahal ng totoo. Mismo. Kasi ano eh, asawa din, hindi naman nakakasawa. Kumbaga, pag tumatanda ka sa game, dapat maingat ka na rin sa mga words mo eh. Siyempre. Kasi meron ka ng, kumbaga yung boses mo, may power na sa mga batang nakikinig sa'yo. It's either durugi mo yung utak nila na mag-ganto sila, inom, drugs, gano'n, or lift up, parang gano'n. Kaya binago ko rin talaga yung sarili ko. Tsaka, kaanak na rin ako eh. Mismo. Kailangan ko baguhin yung mga sistema ng tema ko. Mismo. Speaking of pagbabago, par, since nagbago ka na yan, pinalitan mo na yung mga approach sa lyrics, sa mga kanta. Bakit? Siyempre, gusto namin malaman lahat. Una-una sa lahat, kapag may party ng mga bata, hindi ako natutuwa pag neneng din pinapatuntog. hindi kasi, normal, as a human, hindi as a Nick Makino, as yung ako, pag narinig ko yung sarili ko sa party ng mga bata, parang naiisip ko, bakit ganun, Nick? Bakit ganun yung ginawa mo? Pumbaga, lahat bata, tapos papatugtugin nila yung kanta, bastos yung mga nanay nila, tuwapos. Proud ako sa nagawa ko, pero syempre, nag-observe ako sa mga tao, parang hindi yata tama, dapat yun ha.
Miso. Kaya yun, kaya binago rin yung sarili ko. Nice, kaya nice. Gaya rin sabi ko kanina, pag naging, bagang pag yung boses mo, may power na sa tenga ng mga tao. Kailangan siguro ibahin mo rin yung mga sinasabi mo eh. Kasi, pwede na silang matuto sa'yo, pwede mo masira yung utak nila. Pwede sa sinasabi mo kasi tinitingala ka nila sa idol. Correct. Parang ganun. Correct. Naniniwala sila sa'yo. Mismo, mismo. And yun din yung hudyat nanay na at least it's not only motivational, inspirational. Well, first and foremost, it's viral, di ba? So, all in connection. So, since nandun na sila, nakikinig na sila, alam na, motivated din sila katulad mo, di ba? Kasi pare, ikaw, alam mo yan. Sipag lang, mm-hmm. Di ba? So, sipag lang, di ba? So, kailangan talaga yan. So, at least, ano sila, inspired sila sa ginagawa mo. At makasunod sila sa yapak mo, which is, I think, yun naman talaga plano mo, di ba, par? Oo, kasi, nung mga panahon, mga unang year natin, sa Bilib, sobrang depressed ako nun eh. Tapos tinatanong ko sa sarili ko, ano ba dahilan, ba't ginagawa mo to? Mismo. Siyempre, sa loob-loob mo magre-reflect ka, ano nga ba talaga ang dahilan? Naisip ko lang, inspire. Kasi, yun nga, may power na yung boses mo eh. May inspire sila sa'yo kung ano sinasabi mo. Correct. Kaya yun, pagbabago tuloy-tuloy. Tsaka, para rin sa mga tao na ikinig, mas maano sila. Magkaiba ba kami ng estado ng buhay, pero yung sipag, yung hassle, parehas lang. Miso, man. Miso. Miso. Ay, panalo. Wait lang, may kumakatok. Oh, G! Ano yun, te? So, tayo na po. Yeah, tara, kain mo tayo. Uy, Nick, tara, kain! Gire, sarap na luto natin, oh. Yeah! Lumabas na yung Spotify commercial mo. Weh? Napanood mo ba? Yes, napanood ko. Marami ang tropo nagsisend sa akin eh. Tuwan-tuwa sila kasi napapanood nila sa TV. Tapos ako nakikita ko sa YouTube. So, natutuwa din ako. Ako yung napili ng Spotify para mag-promote ng Spotify. Eh, yung playlist covers, pati billboards. Nakita mo ba? Yes, playlist covers sobrang solid. And yung billboard, talagang pinuntahan ko pa siya para makita ko ng live. Personal. Solid, solid lahat. Bago na yung picture ko. Buti na lang din naging active ka sa TikTok. Laking bagay na nag-grow yung socials mo. Eh, para sa akin kasi yun yung bagong meta ng pampromote ng mga music eh. And mga TikTok reels and shorts. Kaya talaga nagsipag din ako dun para sa mga TikTok na tao, dumaan din ako sa algorithms nila. Yo, Pat! Oh, yo! Okay na dun sa taas. Pare, tapos na. Hinihintay ka na ni David. Dakit ka na. Kain ka muna, Pao. Akitin ko lang si David doon. Tara, okay tayo, par. Dito sa bahay na amin. Meron pala akong mga alagang aso. Maltese, kakapanganak lang, par. Yan. 5 tuta, 4 na babae, 1 lalaki. And dito, second floor, mga bedrooms lang yan. Dito sa taas, dito ko sinushoot yung mga Spotify cover ko, Spotify picture. Dito na ako nagtatrabaho, nilagay ko na rin sa loob ng bahay ko para di na ako maalis. Tara! Nick? Hello. Isa ka? Okay naman, kamusta? Nasaan tayo ngayon, Nick? Dito tayo sa studio, photo booth. Dito ako sinushoot yung mga Spotify cover, Spotify pang playlist. Yeah. Parang over pass of partnership natin, no? Talagang sobrang laki ng growth mo as Believe artist. Parang what can you say? Are you expecting this na parang nag-advance yung career mo from the Neneng before now to the moon guy na everyone are saying pag saan ka punta, Nick Makina is the guy, diba? So parang what can you say about the advancement of your career? Sobrang laki ng pinagbago kasi like nakita niya lumang na nasa bahay ko dati kasi nag-aarkila pa ako ng ganito studio tapos sobrang laki ba kasi di na ako tinatawag ng bata ng Neneng B sa kapunta na baga parang mas laki ba kasi awkward pag Neneng B tas nalaki ako yun. Tapos ano di na masyadong bastos yung mga kanta ko. Mas okay sa akin kasi nagkaroon din ako ng fans na mga lola, lolo,
mga matatanda, hindi na lang yung mga bata. So, remember when we pitched yung parang rebranding campaign natin? The from not place, not so playboy artist from Neneng B now to a married man. What's your initial reaction dun sa pitch natin? Ano? Well, it's, ano it's the yacht campaign. It's the yacht campaign, diba? So, we did a yacht campaign. So, plano ko rin talaga yun kasi bahala ko lang talaga baguhin yung sarili ko. Ayoko na nung fuckboy na rin kumapin. Correct. Kasi, bahala sa business yan eh. So, yeah. Kaya binago ko rin sarili ko talaga. Yeah. And then, I think our my last question. I think you receive already your new offers of Believe. How Believe wins your trust? How Believe wins my trust. Lagi kasi sila nakasuporta din sa akin sa mga plano ko. Like, meron silang mga hinihintian kasi sa tingin nila mali. Tapos, all in all, lagi naman silang agree lalo pag talaga gustong-gusto ko yung gagawin nila at gusto ka nila yung plano. Lagi sila naka-agree sa akin, so. Official believer na ba? Yes! Official believer. Ayun. Yeah. Kasi iba pa yung from the start. Siyempre nga naman, first AS ka. Yeah. So parang, ang hirap magtiwala. Yeah. Sasabi magplano mo. Pero ngayon. Yeah, for everyone's information, Nick is a first Believe AS in the Philippines. Wow. So currently, we're in the third year partnership with him. We release iMommy, Bouncy Head, Sensor. Now to the most viral album is Hype Once with Rambun. So what's next for Nick Makino? Ang next is Netflix movie. Ay, bakit sabihin? Sorry. Joke lang, wala. Next is, ano, hindi ko alam kung maglalabas ako ng album. Kasi, singles na yung dinadrop ko eh. Pero meron pala ako next multiverse music video. Yun muna sa ngayon. Pero marami tayong bala. And Netflix movie. Ay, bakit pala sabihin? Yep, thank you Nick for welcoming us in your home. Thank you. Yep. Thank you for believing in me. Let's go Believe Music. Sakapunta to the moon. Road trip. Broom broom. Skr skr. So yun par. Ito ang aking face to face kasama ang Believe Music. Maraming salamat Believe for believing in me. Season 1. Sakapunta to the moon. Road trip.